What's up guys? Welcome back to the video. And today is, ang topic natin is about paano gumawa ng video sa YouTube. So I will be giving you guys 3 tips, yung alam kong pinakamahalagang tips. Okay? So before that is mukbang pa rin tayo guys. So this is the Indomie goreng. Indomie. Yeah. Indomie goreng. A lot of mukbang artists is kinakain to. So mukhang ako na lang ang hindi pa. Indomie siguro from Indonesia. So yun. And we also have here, tinost ko lang to sa kawali. Itong gardenia. And actually, dapat gusto ko is ano eh. Sunny side up eh. Pero nabasag yung isa. So ayan, ginawa ko na lang siyang, bahala na. Okay, with some cayenne pepper and salt of course. Okay, so kanina pa tayo hinihintay na itong Indomie goreng. Sobrang sarap, okay? Medyo malayo siya sa Lakimi natin, yung Lakimi Pancit Canton. Fried noodles siya. Okay, fried noodles. Pero yung process is still the same pa rin. Kung paano niluluto yung Lakimi Pancit Canton, ganun pa rin. Pero fried noodles ang kanyang lasa. And meron siyang, ewan ko kung ano itong mga peanut. Or chicharon. Parang chicharon. At kakaiba yung mga sauce niya. Kung sa Lakimi Pancit Canton is dalawa, yung parang may toyo tsaka yung parang oil. Ito tatlo. Parang oyster sauce yata. Ewan ko. Oil tsaka kulay red. Hindi ko alam kung pampaanghang siya. Pero hindi naman siya maanghang. Solid. Try natin siya with bread. Laging may bread guys. Kung medyo matagal na kayo dito sa channel ko, bawat noodles na video ko is merong bread, egg, and rice. So, walang rice kasi hindi nakabagsaeng. Wow. Sarap. Masarap na siguro kung soft drinks na kasama nyo. The best. Mas okay siya sa Lakimi Pancit Canton. Mas masarap. Para sa akin ha. Para sa akin lang. Okay, so start na tayo sa ating topic kung paano gumawa ng YouTube video. Okay, so sinabi ko sa inyo is meron tayong 3 tips dyan. Okay? First is content. Pinakamahalaga ang content. Like for example is my channel. It's all about food. So ang content ko is more on food. Like this one. Nagbumukbang ako. Nagcha-challenge ako. Pero food challenge. Bihira ako nag-iiba ng content. Madalas talaga is food content. Okay? Well, pinapahapyawan ko ng travel content. Yung lumalabas-labas kami ng nilablab. Pero meron pa rin food na kasama. Bala ko kasi talaga is talagang gusto ko food and travel content dito sa channel na to. So as of right now, hindi pa natin kaya dahil medyo expensive. Medyo malaki ang kailangan na budget para dun sa content na yun. Kung gusto mo talagang quality. So, why content? Because if wala kang content, guys, hindi ka makakapag-start ng video mo. And tip ko sa inyo is mag-stay kayo sa isang content lang. What I mean, guys, is kung paiba-iba kasi yung content nyo sa channel nyo. Like for example, nag-upload kayo ng ngayon food, next time comedy, next time travel, next time hindi na alam. So, yung binibuild niyong audience is labo-labo. Okay? So, like for example, me, food. So, audience ko is more on food. Gusto nila food na nakikita. So, kung nag-iiba ako ng content, well, aalis sila. Kasi,
ano ba yan? Kaya ako pumunta dito kasi gusto kong manood ng mga food, kahit anong food, anything about food. That's why yung ibang creators is gumagawa ng second channel para sa ibang content. Okay? And oo nga pala guys, continuation to nung video ko na paano kumikita sa YouTube. Okay, so after this one, kung ito man ang una nyong napanood, is pumunta kayo sa video ko na yon at check nyo kung paano nga ba kumikita dito. Okay, next is camera. So, alam ko ang unang iisipin nyo, okay? Kailangan maganda, kailangan high-tech, kailangan mamahalin. No, guys. Okay? Nagkakamali kayo. Kahit camera ng phone nyo is pwede yung ipanggawa ng YouTube video. Well, nakaka-affect talaga yung ganda ng camera kaysa sa pangit ang gamit mo. Pero, kung nagsisimula ka pa lang naman, hindi mo kailangan na sobrang mahal na camera. Well, actually, inaamin ko, nung first time ko, talagang gusto kong maayos na camera. Pero suddenly, ang nabili kong camera is eto. Etong ginagamit ko ngayon. This is Samsung NX1000. So, hindi siya good for vlogging. Pangit ang autofocus niya. Mabagal. And nothing. Yun ang gusto kong i-share sa inyo. Na-disappoint ako sa binili kong camera. And second hand lang siya actually. So, binili ko siya 10K package. Maganda naman. Okay naman. Pero hindi lang siya good for vlogging. So, ang tip ko sa inyo is gamitin nyo na lang kahit yung camera ng phone nyo. Huwag nyo munang isipin yung quality kung gano'ng kaganda. Tsaka na yan darating kung talagang malaki na yung channel nyo. Doon ang ibang bilhin ng magandang camera. Pero as of right now guys, kung nag-start pa lang kayo, use your cellphone's camera. And kung may budget kayo, well, hindi ko naman kayo pipigilan, no? Kung may budget kayo pambili, kaya nag-start pa lang kayo, kung gusto nyo malupit, quality, at talagang kung gusto yung sagad sa bones yung video nyo, well, pera yan, okay? So, yes, guys, merong link akong ilalagay dito sa description below, and pwede kayong mamili dyan kung anong gusto nyo mga camera. Well, lahat ng ginagamit ko is nilagay ko rin dito sa description below. Sa video na to, pwede nyo i-check later or like right now, okay? So, meron niyang katulad dito, itong ginagamit ko. Itong Boya, okay? Lavalier microphone. Tama ba? Lavalier microphone. Yes, okay? Ginagamit ko siya as pang-record sa phone ko. And sinisync ko yan din dyan sa video na yan. And with lights, of course, para like for example, gabi kayo mag-video or kahit ang haling tapat, indoor, kailangan nyo pa rin ng added light para medyo okay naman. Well, hindi naman to sobrang okay yung setup ko, no? Pero ayos lang naman. Okay, so that is all in the description below, guys. You can check that. The third and the last tip is edit. Edit, edit, edit. Okay, ito ang pinakahuli. Kasi ito naman talaga ang huling ginagawa. Okay, well, upload ang huling ginagawa. Okay, pero ito ang last process para mabuo yung video nyo. Kailangan nyo i-edit yung ginawa nyo video. So, meron na kayong content, meron na kayong camera pang video. The last is you need to edit that video. Edit. Okay, so anong ginagamit kong pang-edit? I use Adobe Premiere. Well, iba-iba yan, guys. Okay, hindi lang Adobe Premiere ang pwedeng pang-edit. Yung iba is yung mga phone ang gamit, like iPhone. Ginagamit nila yung editor sa iPhone. And maraming pang iba, okay? Maraming klaseng pang-edit. So, depende yan kung ano ang inumpisahan nyo. Kasi minsan kasi, kuya rin naumpisahan kong Adobe Premiere. Hindi na ako makapunta sa ibang pang-edit dahil hindi ako sanay. Okay? So, kung saan ka na sanay, yun ang gamitin mo. And pwede ka mag-edit, of course, sa laptop or desktop. Siyempre, sa phone mo rin. So, tips ko sa iyo sa pag-edit. Kung halimbawa man like this, kung magmumukbang din kayo, well, medyo nauuso na siya siguro. Nauuso na siya siguro dito sa Pilipinas. Well, yung iba kasi na mukbang artist is dire-diretso, hindi nagka-cut. Well, ako kasi, kung napapansin nyo, is nagka-cut ako.
ako. Gusto ko is yung parang tuloy-tuloy yung salita and yung kain tuloy-tuloy or yung sa mga challenge video ko, mga fast forward. So bahala na kayo maglaro. Yung travel naman, isa sa mga gusto ko talaga tong ipasok sa channel ko, yung travel and food video. So kaya ako sinabing mahal siya kasi of course, I need gadgets on that. Kailangan ko ng magandang quality na video, lalo na kung travel, okay? Kailangan ko ng drones, malupit na camera. Pero okay na ako sa 70D ng Canon. 70D or yung Rebel SL2. Kung drone naman, pwede na ako sa Mavic Air. Well, kung ipagpa-plus yung presyo nun, abutin din ako siguro ng 100,000. Kailan ko pa ba iipon yun? 2025? So that's it guys, 3 tips na magpapalupit ng inyong channel. Kung gagawa man kayo, cheers on that! So I hope you guys enjoyed this video and please leave a comment on the comment box below kung meron kayong mga katanungan or kung meron kayong hindi naintindihan or kung meron kayong gustong malaman or anything, okay? Please do subscribe in this channel. And please, is a smash that thumbs up button. And bye.